Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 9,271 subscribers. Konti na lang guys, malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana po ay kasama ko po kayo pagdating po ng panahon na ganyan, no? Sana po ay makuha po natin yan ng end of November or at least end of the year. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo lagi, lalong-lalo na ngayon at maulan at dumabagyo dito sa bansang Pilipinas. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay. Sige po ha, pag-usapan po natin today ay yung national politics naman. Okay. Kasi namumuro na sa atin ang usaping panglokal katulad ng Maynila, Caloocan, Pasig City. Yan tatlo lang naman ang ating sinusubaybayan dito sa bansang Pilipinas na mga syudad at mga leaders, no? At ang ano natin diyan ay ang national na, no? Yan kay Sara Duterte. Kasi naniniwala po tayo na magiging susunod na pangulo ng Pilipinas ay si Sara Duterte, ang ating butihing pangalawang pangulo ng Pilipinas. Okay? Ako po ay Ilocano ha, pero hindi na po natin susundin ang pag-endorso ni Bongbong Marcos o kaya ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino man yun, no? Ito, tayo ay dun tayo sa subok at talagang may malasakit sa bansang Pilipinas. Yeah, totoo po ang sinabi ko, no? Siya po ay may malasakit sa bansang Pilipinas. Okay, dahil nga po, no? Ngayon lamang o nung mga nakaraang araw, no? Habang rumaragasa ang Christine Bagyo ay nag-offer po, no? O pasinaya po ng libreng sakay, no? Ang mga na-stranded na pasahero, si pangalawang pangulo Sara Duterte, dahil nga po siya ay may libreng bus, may mga buses po 'yan, no? Aside from the Quezon City government, ay si Sara Duterte o kaya si pangalawang pangulo Sara Duterte ay may mga libreng bus, no, para sa mga pasahero ng Metro Manila at iba't ibang karatig pook ng Metro Manila at ibang pook ng bansa. Okay, kaya lang, di po ba, marami pong mga na-stranded na pasahero dito sa NCR at Cavite. Dahil po dyan, no? Dahil po doon sa bagyong Christine, no? Kaya si Vice President Sara Duterte came to the rescue with free rides for stranded commuters. Kahit nga po walang bagyo, ay ginagawa yan ni pangalawang pangulo Sara Duterte. Ako po mismo ay nakasakay na sa kanyang bus, no? Talaga pong pinagsisilbihan niya ang taong bayad. Halos 3,000 commuters ay nakasakay sa Office of the Vice President OVP buses in Metro Manila and Cavite to safely reach their destination, di ba? Biruin mo yon na naisip pa ni pangalawang pangulo Sara Duterte ang mga bagay nito habang ang mga katunggali niya ay talagang abala-abala na para tirahin siya, no? Sa gitna ng matinding pansalang dulot ng Typhoon Christine, no? Sa buong Luzon at parte ng Visayas, patuloy pa rin ang operasyon ng libreng sakay ng Office of the Vice President OVP para sa mga commuters sa National Capital Region NCR at Cavite. The OVP said in a Facebook post, mula Oktubre 22 hanggang 25, umabot na sa mahigit 3,723 passengers na pinagsilbihan sa 4 na base sa Metro Manila at Cavite. In Metro Manila, 4 OVP buses, 2 on the EDSA Carousel Route, PITX to Monumento, and 2 on the Quiapo Commonwealth Avenue Route were dispatched to assist affected passengers. In Cavite, the free buses brought commuters from PITX to Naic Town. Yan. O biruin mo yun. Tuloy-tuloy pa rin ang pagserbisyo ng ating mahal na pangalawang pangulo, no? Sara Duterte, habang ang kanyang mga katunggali ay talagang abalang-abala na para tirahin siya. Napakasaklap nga naman. Pero itong mga congressmen and women, especially dyan sa Bicol region, biruin mo ba naman, di ba? Biglang namayagpag sila pagkatapos matalo ni Lenny Robredo, ayan sila ko, yung marami po dyan, no?
marami po talagang congressmen, kahit nga po ang Senate President ay mga taga Bicol po yan. Marami po mga politiko ng mga taga Bicol, congressmen also, at senador ang namayagpag sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Ngayon po yan. Okay, kaya nga naman, biruin mo, bilyon-bilyon ang budget, no? Bilyon-bilyon ang budget ng Bicol para sa mga flood control project, pero nasan na? Lubog nga nga. Okay, ha, di ba? Grabe mga politikong ito. May mga politiko din po na nagpunta pa ng Siargao, no? At iniwan ng talagang ano sila, no? Iniwan talaga po ang lugar nila na binabaha. Nako po, ang kakapal ng mga mukha nyo. Kaya nga naman dapat kayo ay ewan ko. Pero eh, syempre, di ba, namumudbud ng pera, no? Bigay ng pera, 500, 1,000, nako po, no? Hindi na nanaisip ng ating mga kababayan na itong mga perang ito ay lagi nating dahil sa mga ano, yung perang ito ay galing din sa bayan. Pera nyo din 'yan, no? Binabalik lang sa inyo ng mga politikang pulpul na ito. Oh, meron pa tayong isang congressman na kilala, nakita na nag-donate ng mga sako-sakong bigas. Nako, wala pong kuryente doon, no? Utak lang naman, paano ka naman magbibigay ng bigas? Paano nila lulutuin yung mga 'yon? Siyempre, sa bagay, baka nga doon sa Agat Buhay, doon na sila magluluto, no? Nagpapalakas yata sa mga pink lawan. Eh malakas pa ba si Lenny Robredo? Sa bagay, ito ay mananalo bilang mayor ng Naga City. Ngayon, kung ito ay maging ano siya, no? Talagang successful, no? Sa pagiging mayor ng Naga City, asahan mo na isa sa 2028 ay tatakbo ito bilang pangulo ng Pilipinas. Kaya maglalaban uli sila ni Sara Duterte. Sara Duterte, Lenny Robredo, Risa Hontiveros, sino pa ba? Romualdez, no? Tulfo, Vico Soto, Isko Moreno. Yan, pito na naman yan ang maglalaban-laban na pwedeng maglaban sa 2028. Ngunit, syempre, ang mananalo dyan ay Sara Duterte ay dahil subok na. No, naging mayor na ito, naging vice mayor na ito, naging vice president na, naging sekretary na ng education, at mga programa niya ay talaga, reviewin niyo po ang programa ng Office of the Vice President. Nakakamangha at nakakatuwa dahil nga naman ay may mga programa na ito ay para alang-alang sa bayan. Yan. Okay po ha. Eh kayo po, mag-iingat po kayo lagi at huwag po kayong maging fanatic ng mga politiko katulad ni Vico Soto, ha, diyan sa Pasig City. Kasi may mga nagko-komento po eh, no. Ay talagang ano, ay nako, Diyos ko, hindi po tayo bayaran ng kahit nino man. Okay po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.